Lupa na ang baha sa ilang lugar sa Davao City, pero sandamakbak na putik naman ang tumambad sa mga residente. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balita niyan si Rinyel Pawid. Rinyel, kumusta ang mga kapatid nating binaha dyan? Well, sinulit nga ng ilan sa ating mga kapatid dito sa Davao City yung maghapong magandang panahon upang maglinis ng kanilang bahay na binalot nga ng putik. Pero sa ngayon, ang problema ay hindi pa na ibabalik ang kuryente at ang supply ng maayos na tubig. Umabot hanggang bubong ang baha rito sa Barangay Tigato nitong Webes bunsod ng malakas na pag-ulan. Ngayong Sabado, ito na ang sitwasyon sa lugar. Mga bahay na balot ng putik. Ang appliances at kotse ni Robert mukhang hindi na mapakikinabangan. Problema, actually, may alam naman sa pag-re-repair. So yung iba, marirepair ko pa. Pero meron talagang iba, hindi na talaga kayang marepair. Usually kapag more electronics, mahirap na siya i-repair pag nalunod. Ang misis ni Robert na nung balik ang trauma na hatid ng lampastaong baha noong 2017. Ang masaklap pa, apektado ng baha ang kanilang negosyo. Kabaha lang nung nakaraang week. Ngayon naman, maglilinis na naman kami. Wala kaming tinda, wala kaming negosyo. Eh siyempre, may tumatawuan din kami, sinasahura namin, kumakain din kami, siyempre. Ang iba pang taga rito, nagbayanihan na sa paglilinis. May iba namang nagtayo na ng tent sa mataas na lugar gaya sa covered court na ito. Sa tala ng Barangay Rescue Unit, higit 3,000 pamilya ang lumikas dahil sa matinding baha. Pati ang mga bata, tiis-tiis muna sa paghiga at pagsalampak sa sahig. Bit-bit naman ng fair parent na si Vanji ang dalawang alagang aso. Parang ano na namin sila sa life namin. Kasi nagdami niya, like Max. Yes po, parang pamilya na talaga. Namahagi naman ng 500 food packs mula sa DSWD sa mga apektado ng baha. Mga baradong kanal ang isa sa mga posibleng dahilan ng matinding baha sa Davao City. Kaya sisimulan na ng barangay ang paghuhukay sa mga ito. Anyway, I'm now asking the city and also the DPWH na tulungan naman sila dito. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.